Sige, sige, meron dito. Meron ako dito. Si Kaadel, hindi ko nasabihan. Sabi pa naman ni Kadudong, pasama si Kaadel. Oh. Nasabihan mo din? Hindi na ako. Kahapon na busy-busy ako. Hanggang, ano ako, alas 7. Kasi paano, nagluto pa kami ng laing. Yun na. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sarap ng laing. Pupunta kayo sa YouTube, ah. May YouTube ako, ah. Yung YouTube ko ito, kailangan ko ng 1 hours na ano. Pag mahilig kayo magbukas, buksan nyo yung silipin nyo yung YouTube ko. Kamu, kau nih? Ibu,
Puna kayo. Tama po no. Hello, hello Marcos. Hinaan lang kunti. Gusto kong tayo lang na makarinig. Wondon, kung may kuwari kasi tayo na atin tayo. Napaka, hello Marcos. So, magandang hapon sa lahat. Hapon. Yung lumalakas-lakas. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon. Palakpak. Dubli lakas palakpak. Bakit ngayon ganyan? Para alam kong andyan lang kayo. At alam ninyo, andito lang ako. Yun ang kasiminar. Hindi pwedeng ako lang ang magsasalita dito lahat tayo. Mamaya, aakitin ko kayong magtanong kayo. Pero unang-una, pray muna tayo. Palakpakan natin ang bahay, bukang niwayway, sa NCR Rizal Parado. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, salamat kami doon sa iyong pagkikipan, sa grasya mo kami doon sa bawat isa, pagkikip mo ng dito kami doon, kaya kami sa iyo kami doon sa sila sa pasokan ng dito kami doon, na nakarapin ang bawat isa ng dito. For your grace, God, salamat sa iyong protection sa bawat isa na nagtipon ko kami lahat doon sa isa po. Panayam sa isa pong pag-uunawaan at isang dokumento na amin pong gusto kong pangakawat na kayoon. Bigyan mo ang bawat isa ng nagkakalaman at pag-unawa sa batas ng aming dokumento na amin pong gusto matutunan sa bawat proseso ng aming dokumento na nais ko namin pangakawatan dito po sa area na amin pong gusto maangkin, Panginoon. Lord Jesus, salamat Panginoon na ikaw ang mapagdikna sa amin. Ang kaalaman sa amin sa bawat isa, Panginoon, at pagkakalan mo ang bawat isa, Panginoon. Sa iyo lamang namin, Panginoon, as in surrender ito, Panginoon. At kami lang, Panginoon, wala po kami kakayanan. At ikaw po ang maghagi nito sa bawat isa, Panginoon. Through your grace and your mercy, Panginoon, at papasalamat ko sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name, we praise you, God. Amen. Okay, isa na tayo. Bigyan mo ko na itong video, okay? Ito na ang mapa ninyo, yung ano, topographical territorial map. Mamaya na ito, unang provincial design na dito na. Ito naman ang magandang paggagawa ng genealogy. Yung genealogy, na pumunta kami sa Mato, ano yan? Hindi alam eh. Yung salitang genealogy, malalim yan, hindi yan eh. Ito mo ng genealogy, ito ang magpapahayag kung sino ka. Ano ang tribo mo, yung pinanggalingan mo. Ito ang isa sa pinakamabigat na dokumento na magsasabi na ikaw talaga ay katutubo. So, mamaya na ito. Explain mamaya. Ang native title na nagawa namin sa NCR Rizal, ito marami. Ito ang nuno, siguro andan sa number 8. Eh,
kasama ni Bae, si Pedro Bernardo, si Pedro. Magkakilala tayo maya. Kailangan mo, makilala ko kayo. Makilala din ninyo ako. Doon din kay si Ruiz Samorta. Yan. Relative yan ng kasama kong senior, si Dato David Noel Morta. Siya ang senior ko, pero may ginagawa pa siya ng mga dokumento para sa malagad yan. Wala siya ngayon. Isa sa mga, kami na naman ang mahawak na kanito. Ngayon, sa hindi pa natin i-explain sa inyo ang informasyon at mga kaalaman kung sino kayo, dito muna tayo sa hindi pa tayo umakyat sa palapag ng hagdanan. Kasi sa seminar, kung hindi ka pa aakyat doon sa umang palapag, dito muna tayo. Ito ang tanong ko sa inyo. Kung ako ay isa sa mga nakaupo dyan, ito ang tanong ko sa sarili. At ito din ang tanong na itatak mo sa iyong isipan. Nakaupo ako dyan, may speaker dito. Ang tanong ko ito, magkasama tayo. Pumunta ako rito, naghirap ako ng masahe papunta rito. Ang daan eh, pag gano'n, no? Naghirap ako eh, nagpagod ako. Ngayon ang tanong ko, na ito din ang tanong ninyo, ano ba ang makukuha ko dito? Ano ba ang mga biyaya na sa pagdating dun sa lulo, magkaroon ako? Yun ang mga tanong, di ba? Yun ang mga payak na tanong na bakit kayo andito? Andito kayo dahil dyan eh. Kung ako nakaupo dyan, tanong ko sa sarili ko, ano bang makukuha ko dito na organisasyon? Ano bang beneficyong maangkin ko na gusto kong maangkin ng mga kasamahan kong nakaupo dyan? Yan ang unang payak na tanong. Ngayon, kayo remontado tumagal. Alam ko sa mga mukha ninyo, doon kami doon galing sa Densan. Ganito rin. Huwag niyo masamahin ito. Wala talagang alam. Tanggapin niyo yan na wala kayong alam eh. Ngayon, gusto kong malaman ninyo na alam ninyo kung sino kayo. Ang tawag sa inyo, remontado lumagat. E ngayon, kung may magtanong sa labas, Sir, remontado lumagat ka? I-explain mo ba sa akin kung ano yung remontado? Hindi ka na magkasagot dyan kasi wala kang alam eh. Ang remontado lumagat dito sa Rizal, bakit kayo tinatawag na remontado? Ito pa na ang story dyan eh. Pagpunta tayo mamaya sa Epralo, mamaya na yon. Kasi ang step is 1 to 10, dito lang muna tayo sa 1. Remontado kayo, hindi niyo yan alam. Ngayon, malaman ninyo bakit kayo naging remontado. Ito pa lang remontado. Ang remontado ay isa sa 110 ethnic group sa Pilipinas. Remontado. Bakit may gumagat? Papunta tayo dyan. 110 ethnic groups in the Philippines. Remontado gumagat. Ngayon, ako, Higaunon. Galing sa Kamingin, Bukidnon, at Misamis Oriental. Higaunon yan. Si Dato Dapi, galing yan sa Agusan de Norte. Malubo, Mamanwag. Ang Sambuanga, Subanen. Ang Aklan, Hiligaynon. Ang Cebu, Subuanon. Ang Davao, may Mansaka, may Ata. Sa Jensan, may Tiruray, may Plaan. Dito kayo sa Rizal, remontado dumagat. Bakit remontado kayo? Ang history pala ninyo, ito, dito kayo nakatira sa lowland. Base sa na-research natin. Kayo, ang remontado, nakatira doon sa lowland. Anong ibig sabihin ng lowland? Yung nakatira kayo doon sa mababang lugar. Yan, sa tagal yung nandaan, remontado kayo. Noong unang panahon, ang mga remontado, kayo, bakit napaalis kayo? Kasi noon, ang abuso ng mga Espanyol na napaalis kayo, kasi ang remontado, lumalaban yan, palakpakan nyo yan, lumalaban ng remontado. Nang ang mga Espanyol, hindi nila kaya na ang remontado, disiplinahin nila, kasi yung lupa kinukuha na eh. Papunta tayo dyan, mamaya. Nag-usap ka. Pinalayas ang mga hanap buhay ng remontado, ano lang, nag
kakuling-uling lang. Yun ang trabaho nila noon. Doon, yung mga ninunulo natin. Uling-uling lang. Nang pinalaya sila, pumunta sila sa kabundukan. Dito rin sa Rizal. And Remontano Sharman, ang guru nila. Doon sila sa bundok. Namit nila ang mga dumagat. Yung mga dumagat, ang trabaho nila, kainin. Nang pumunta ang mga Remontano doon sa bundok, eh, nakapag-asawa sila ng dumagat. Diyan tawag sa atin, Remontano dumagat. Pero talagang Remontano kayo. Eh, Remontano dumagat kasi may nakapag-asawa ka doon sa bundok, eh, Remontano dumagat. Ano man ang logic yan? Logic is an art and science of correct thinking. Halimbawa, si Bae, nanak, ano siya, lumad, nanakan siya ng Amerikano. Yan ang tawag sa anak niya. Diba, Filipino-American? Yun ang logic doon. Na kayo Remontano, kung nakapag-asawa doon, na siguro lang tayo na kung hindi kayo Remontano, dumagat kayo. Kung hindi kayo dumagat, hindi Remontano kayo. Eh, Remontano dumagat kasi doon meron ng intermarriage. Kwan niya yan? Dito tayo ngayon sa mga tanong na pag-iinsulto sa amin dati, dati noon. Ito ang mga tanong na mahirap sagutin. Tingnan mo ang tanong nila. Si Vineyards na kami dito dati. Nang pumunta kami doon sa Vincent, ito ang tanong nila. Ako ba doon? Ito, tigil niyo yan. Iskam yan eh. Diba? Insulto yan. Ito pa. Ito, ngayon, marami naman kami nagawang native title. Ito ngayon, gagawan ninyo ng native title ang Angguno. Anong pitsa ngayon? Pitsa 21. Eh kung gagawa tayo ng native title, matapos natin ito, hindi pa tapos ang January, tapos na itong native title ninyo. Eh ito ang tanong nila. Dato, ginawa ninyo ang native title ng Angguno. Pitsa 21, hindi pa tapos ang January. Sa inyo ng lupa! Sagot namin, amen! Kahit na hindi kami magkawa ng dokumento, ang lupang ito ay amin na noon pa since time immemorial. Ngayon, sa inyong mga isipan, kung naman duda kayo sa sarili ninyo, paano ba namin naangkin ito ang lupa? Eh, ito pala ang rason. Ito ang justification na sa ngayon parang maluwag. Nagdududa kayo na sa inyo ba itong lupa na ito? Sa inyo ito eh. Doon sa Section 5, mamaya ipakita ko sa inyo yung mga dokumento. Doon sa Section 5, sinabi doon, the native title is a concept. English yung concept ha, doon lang muna tayo. Hindan ko noon sa Declaration of Tagalog, ang concept pala eh, larawang isip. Yung native title pala eh, nag-isip ko lang pala eh, nandiyan sa amin yan. Ito ang totoo mga kapatid. Noong unang panahon, yung mga ninununo natin noon na buhay pa, dito sila namamasyal dito. Dito sa Angguno, itong lugar ninyo, doon sa Rizal. Sabi nila, itong sinabi nila, buhay sila noon, patay na sila ngayon. Noon sinabi nila sa anak nila, anak, itong lupa ay ito, ito sa Angguno, hanggang papunta doon sa tanay, sa taytay, atin ito. Yan ang sinabi ng mga ninununo natin. Sabi nila, kung ituro daw sa kamay, malapit lang yan. Pero kung ituro sa puso, anak, itong lupain ito, ituro sa puso, eh ang layo, atin pala ito eh. Sapagkat ang ancestral land domain, walang political boundary. Kuha nyo yan? Ngayon, hindi pa kayong isinilang noon. Sabi ng mga ninuno natin noon, na mga Remontano dumagat, amin ang lupang ito, amin ito. Ikaw, isinilang ka na ngayon. Patay na sila noon. Remontado sila. Mga relative natin sila noon. Ngayon na buhay tayo. We are the successors of interest. Yan ang ilagay niyo sa isipan niyo. Kayo ang nagmamayari dito. Dito sa Angguno Rizal. Sa inyo ito. Huwag kayong magduda. Bakit? Napapasa inyo ang lupa. Kasi successors of interest ito eh. Since time immemorial, wala akong pang-gobyerno ng Pilipinas. Inangkin na ito ng mga ninununo natin. Patay na sila noon. Mga relative natin sila na hindi natin kaya nga mayroong genealogy. Tayo ang nagmamayari sa lupa na ito na kayo dito nakatira. Kuha niyo yan? Kuha ba? Okay. Pakalaman nila kayo. Ngayon, andyan na.
sana maisaisip at maisapuso ninyo na ang lupang ito ay sa inyo talaga. Sa atin ito eh. May isang abogado sa nakita ko sa YouTube. Babaeng abogado yon. Sabi niya na mayroon daw kamalian ang 1987 Constitution. Kasi ang sinabi lang ng 1987 Constitution, all public lands belongs to the state. Lahat daw na kanakatiwang mong nalupa ay sa gobyerno. Ay mali pala yun eh. Kasi ang tanong ng abogada yan ha, huwag kayong maniwala sa akin. Doon kayo sa abogada maniwala. Sabi niya, kung lahat ng mga nakatiwang na lupa na public lands pagmamayari ng gobyerno, isaan ang lupa na natutubo? Saan yung lupa ng mga ninuno namin? Saan yun? Nawala. Kaya may mali. Siya mismo nagsabi na ang lupang nakatiwangwang ay tayo ang nagmamayari. Since time immemorial, atin ito, ginagdagan pa niya. Ginagdagan pa niya. Mayroong isang native title na kahit isang pirasong papel, native title na. Silapu-lapu. Walang dokumento. Native title na yun eh, sabi niya eh. Ngayon, tayo ngayon. Ito marami ng native title dito, 127 Science Yarisal. Kung gagawa tayo ng native title sa inyo, ang lupang ito ay talagang sa inyo talaga yan. Ngayon, dito tayo sa ano, dito. Sa pusat kami kanina. Wala kayong magawa eh. Isipin ninyo, kayo may ari ng lupa. Tinitingnan na ninyo doon ang ano, nagkapira. Kayo may ari ng lupa. Ito masasabi ko sa inyo, si Dato David Duelmorta, ang kalaban niya si Villar, doon sa Imarel, 5,000 hectare. Kalaban niya ang native title. Sa awa ng Diyos, siya ang nanalo. Mag-take over tayo ngayon doon, before the end of this January. Bakit sinabi nila? Kung wala kayong native title, pagdating ng ilang taon, titingin para kayo tayo. Pero kung may meeting title na tayo, gagawa tayo ng sulat, resolusyon, demanding them to pay the Angulo Remuntado Lumaca. Pupunta yan sila dito. Bakit ko nasabi yan? Nangyari na yan sa atin eh. Sa ngayon, tingin-tingin lang kayo dyan. Kasi wala kayong dokumento eh. Pag meron na tayong dokumento, yan ang panahon na may pay tayo na magsulat, pirmahan ng bahay, pirmahan ninyo mga servitors. It is high time and right time for now that we are going to demand the rentals or the proceeds of this for you to pay. Punta yan dito. Kasi nangyari na yan sa amin. Pupunta yan dito talaga. Ngayon, may sinabi si Dato Labi. Kung saan daw ang gulo, doon siya masaya. Kayo. Kung may gulo, masaya kayo, hindi? Hindi kayo masaya? Kami masaya kami. Sabi ko Dax, kung may gulo Dax, masaya ka? Masaya ako bakit? Ito pala ang rason eh. Kung may gulo, masaya kami. Kung hindi kayo masaya, kung masabi ko ang kasagutan nito, maging masaya na kayo. Ito mangyari. Meron na kayong invitation. Ang gulo, meron na. Ngayon, reklamo sila. Sabi nila, Pres, bakit mo kinuha? Amin man yan. Eh, di magulo na. Magulo na yan eh. Ang sasabihin naman ng presidente, with the consent of bias, yung sasabihin na, sa inyo niya dyan, isang dokumento ninyo. Ipakita yung dokumento. Ipagpakita ngayon sa dokumento, eh, marunong kami ng topic eh. Pagtingin namin, tuta kami sa dina. Pagtingin namin, walang record, eh, patay ka na. Sa atin, lahat, may record tayo. Paano tayo magka-record? Native title na kayo. Gawa na ito kay Bae. Kung meron na kayong native title, kasi kinukutya kami doon eh. Doon sa Dinsa, may tumawag sa amin sila ko doon ka. Sabi niya na to, may TVI dito, dumunta. Ano sabi? Dato, ikulong daw kami na to. Ikulong kami. Kasi meron na tayo native title. At saka na to, kung babalik kayo dito sa Dinsa, pati kayo, ikulong kayo eh. Yun ang sabi. Ngayon, nang bumalik kami doon, sabi, balik kami dyan. Nang bumalik kami doon, sinabi, Dax, sa'yo yung UBI na ipakulong kami.
sabi naman ni Dato Tunga. Walang narato, hindi niya itinuloy. Bakit? Kasi nabasa niya sa liter ng Malacanang na complete with consistent existing laws. Kasi kung ipakulong na tayo, ang kalaban niya, Malacanang, paklakpagan niyo yan! Ito, kung gagawa tayo ng native title sa dito sa Angulo, ang unang-una natin gagawin, ito ang unang natin gagawin, basahin ko sa inyo. Ang unang natin gawin dito, nag-rise ko naman, mamaya na tayo kitaan ng dokumento. Ito, pasa tayo namin. Kasi, labi na long full years eh. Pasa tayo dun sa Malacañang. Pagpasa natin dun sa Malacañang, three days, ano na, meron nang sagot. Ang sinabi dun sa Malacañang, sa first paragraph, third line, ang sinabi doon, makinig kayo, na hindi kayo mahiya. Complete with consistent laws, following rules and regulations. Kumpleto daw ito sa batas na umiiral ngayon. Kikita mo yan, ang Malacañang mismo doon kami, 20 legal councils doon sa second floor, sila nagsabi na kumpleto daw ito sa batas na umiiral ngayon. Kaya nga, yung NBI doon na sabi, ikulong kami, ay hindi pala eh. Ang kalaban niya, Malacañang, kaya nga, hindi na itinuloy. Ito. Complete with consistent existing laws. Ang Malacañang ang nagsabi, isang holder na makapal, binasa nila yan. Ang sabi nila, kumpleto ito sa batas na umiiral ngayon. Pagkatapos ng Malacañang, pasa tayo sa DOJ. Anong sinabi ng DOJ? Na we are going, Bae, Bukalyoyway, we are going to support your role being in the empowerment of your rights being an indigenous people. DOJ ang nagsabi niyan. Ang DOJ matindi, nagsabi din, susuportahan daw ang NCR Rizal sa lahat ng gusto natin mangyari. Ang Dana nagsabi din, sa isang linya lang, respect ancestral lands and domains. Yun ang sinabi ng Dana. Ang sa Ombudsman, matindi ang sinabi, enjoy the benefits of your statutory rights. Magpangalimaya kayo! Magpangasawa kayo sa binipisyong tatapasahin ninyo sa inyong asisyadong. Sila ang nagsabi. Hindi ako sila ang nagsabi. Nagpasa lang tayo sa mga kaukulang mga requirements. Ngayon, meron na kayong native title. Meron na. Pag meron na tayong native title, huwag tayong maalas, huwag tayong parang nagmamalaki na, yan namin yan, maalis kayo, huwag yun. Patay tayo dyan. Low profile lang. Low profile. Kasi atin na eh. Ano? Kung may conflict, hindi tayo gagamit ng armalay ng itak. Huwag yan. Ito lang, dokumento, pulpen at papel lang, susulatin namin. Pupunta sila dito. Dokumento lang ang kailangan natin. Kuha ninyo yan. Ngayon, kayo, maraming walang alam sa Ipralo. Isang pagaling ng Ipralo. Ito tayo ngayon sa stick trainer. May tanong. Kung sabihin ko sa inyo, may tanong, wala pa kayong may tanong eh. Tulad ng Jinsan, doon sa Cebu, walang may tanong. Pero may nagtanong isa, eh, tuloy-tuloy na yung tanong, huwag muna kayong magtanong. Ako lang muna ang tatanungin na sa sarili ko. Ito ang sinabi sa tanong. What is the legal basis of the native title? Ano daw ang legal na basehan ng native title? Bakit mayroong native title? Ito ang nangyari. May abogado dito? Wala. May abogado? Wala bang abogado? Kung meron man, okay lang. Kasi, may nagsabi yung abogado, saan ba natin babasa yan, native title na yan? Hindi niya nabasa kasi ang native title, itong Ipralo, nagawa sa 1997. Eh kung nag-graduate siya sa 1996, hindi niya nabasa. Pero alam niyo, noong taong 1909, ngayon, 2023 minus 1909, ilang taon yan? 112 years.
113 years na ang nakaraan, ang unang nakakuha ng native title, si Mateo Carino na kapatid natin na taga Ibaluyuingin. Siya ang unang nakakuha ng native title. Yan ang istorya. Si Mateo Carino noong 1909, nagreklamo siya kasi yung lupa niyang 50 hectares, sinasaka ng iba. Sinasaka ng iba. Wala siyang nadaw-daw doon. Wala siyang nakuha doon. Anong ginawa niya? Nagreklamo siya. Saan siya nagreklamo? Ang pangalan ng gobyerno natin noon sa 1909, yung reklamo ni Mateo Carino, ipinasa niya sa Philippine Insular Government. Yun pa ang pangalan ng gobyerno natin noon eh. Philippine Insular Government. Pasa siya doon. On record yan dito. Mamaya. Pakita ko mamaya. Natanggap ng Philippine Insular Government, idong ipinasa sa Amerika. Imanin tanong, problema sa Pilipinas, ipasa mo sa Amerika. Bakit mo nun ipinasa? Ay doon mo na ipasa eh. Bakit? Wala pa palang tribal court dito sa Pilipinas. Doon ipinasa. Ano ang rason? Walang bias, walang pabor-pabor, walang duda na ang desisyon. Totoo. So doon ipinasa sa Amerika. Eh bakit doon? Busisingin natin bakit doon ipinasa. Ay doon para sa Amerika, meron na pala sila doon. Tribal court doon. Kung kayo, Rimontano, Dumagat, ako, Higaonon, doon pala sa Amerika, meron na pala mga nitibo doon eh. Yung mga Indians, yung ang native Middle ethnic groups is Apache. Kung ganun sa tandaan nyo yan, Apache, Sioux, Tumahok. Meron na pala doon eh. Ang mga problema doon sa lupa, doon dinidinig. Itong problema ni Mateo Carino, doon dinidinig kasi doon ang International Tribal Court. Sa awa ng Diyos, nanalo si Mateo Carino on record at Carino Doctrine. Siya ang kauna-unahang Pilipino na nagkaroon ng native title dito sa Pilipinas. Palakpak! Yung mga tricking, magpalakpak kayo para maganda. Ngayon, ano ang ginawa ng Pilipinas? Nanalo si Mateo Carino eh. Meron ng native title. Ibig sabihin na itong native title natin hindi ito hausyaw. Hindi ito native title na ginagawa natin para lang magkaroon tayo. Hindi. May pattern tayo. Ang native title natin is internationally pattern and design doon sa taas. Ngayon, nang malaman ng gobyerno ng Pilipinas na nanalo na si Mateo Carino sa problema niya sa lupa, sa hindi pa na nag-1997, ang Kongreso, alam nila, nanalo si Mateo Carino eh. Di gumagawa sila ng batas. Doon sa Kongreso, ang Kongreso alam natin is a legislative body, maker of the laws. Sila ang gumagawa ng batas. Ang Kongreso gumawa ng batas. Sections 1 to 84, gumawa sila. Paggawa ng Kongreso, doon pattern sa mga, ang iba doon ang disenyo sa Amerika kasi lumat, iba yung disenyo nila kasi doon sa Amerika eh. So, gumagawa sila dito ng disenyo sa lumat sa Pilipinas, Congresso Legislative Party, gumagawa ng sections 1 to 84. Nang magawa nila yon, inaano nila, yung bang sila, sila lang, 300 congressmen, eh merong yung head, anong tawag doon, yung head ng mga Congresso, yung sa Congresso ng Congress, first reading, pasado. Second reading, pasado. Third reading, pasado. Sila ang gumagawa ng batas. Nang pumasa sa first, second, and third reading, ipinasa sa Senado. Sila ang gumagawa ng batas, ipinasa sa Senado. Kasi ang Senado are the implementers of the law. Sila ang nag-implement sa batas na ginawa ng Kongreso. Doon din sa Senado, first reading, second reading, pasado. Third and final reading, pasado. Nang pasado na sa Kongreso at sa Senado, pinirmahan ni Fidel Ramos. Yan na, tinagyan ng numero, Republic Act 8371. Palakpakan nyo yan, itatak nyo yan sa isip nyo. Na itong ginagawa natin, hindi ito ang show. Ngayon, nagkatipuntipong tayo lahat ngayon. Hindi ako takot at huwag kayong matakot. Kasi ang sinabi sa Section 2, itong sinabi. Ang sinabi sa Section 2, ito. The state, itong gobyerno ng Pilipinas, will guarantee to protect
the indigenous rights of the nomads of the indigenous people. Ito ang pagtitipo-tipo natin, karapatan ito eh. Isang tayo nagkasala, karapatan natin ito eh. Itong pagsabi ko sa inyo, may krimen ba tayong nagawa? Wala. Wala tayong nagawa eh. Karapatan ninyong malaman ninyo ang mga dapat ninyong malaman being a nomad. Hindi ito labag sa batas. Eh, sinusuportahan ng Section 29 na kailangan tulungan natin ang mga indigenous people. Section 2 at Section 29, magtulungan yan sila na tayong lahat bilang indigenous people, magtulungan tayo na tulungan itong mga katutubo. Wala nyo? Okay, ito ngayon. Ang general impression ng mga tao noon sa Pilipinas, ito tayo sa present times, pagkakita ng lumad, ano ang unang maisip nila? Lumad. Hindi nakabihis. Walang ligo. Wala ka chinilas eh. Yun ang lumad sa mindset noon. Pero ito ngayon, na meron na tayong native title, baguhin at imahin natin ang imahe ng lupad na maging siya ay makilala sa lipunan. Palakpakan niyo yan. Hindi na yun. Makilala na dyan. Hindi. Kasi ang lumad, tinitingala na. Isingit ko lang ito na impormasyon. Kasi malalaman din yun ito eh. Nalaman nga namin, tumutulong na. Ang native title, may kasamaan kami itong Tagamindanao. Dahil sa native title, binibigyan ang budget ng gobyerno sa DA. Kung maalala ninyo si BBM, nang nanalo na siya, ang unang niyang sabi, ang kinin niyang DA. At tandaan niyo yan? Sa DA ito siya, DA, Department of Agriculture. Tapos, nagsabi pa siya na kailangan ang presyo ng per kilo ng bigas is 20 pesos. Alala niya, di ba? Ito ngayon, ang native title binigyan ng pundo. Hindi ito pira ng gobyerno. Kasi kung pira ng gobyerno, sa taxes yan sa tao, eh, magreklamo eh. Pira ito. Alam niyo na yun. Saan galing ang pira na hindi galing sa gobyerno? Yung kasamaan naman dyan dahil sa native title, tatanggap ng more or less than 70 billion pesos dahil dito sa Lugan. Yan ang totoo. Salunis daw. Sa Pernes man daw, hindi natuloy, salunis daw. Eh, ang ibig ko lang sabihin na ang native title talaga matitig. Gusto ko lang suportahan pa ang mga naging panalo ng native title. Unang-una, ito na panalo kay Dato Dabe. Kontra doon kay Willa sa Agata Mining, 5,000 hectares. Mahabang panahon na paglalaban. Ngayon, tumigil. Panahon na ni Dato David Guermonta na mag-take over doon tayo na. Uno yon. Ikalawang panalo na gusto kong sasabihin sa inyo, yung airport, 14 hectares. Ang kalaban natin, milyonaryo din. 14 hectares. May record sa DNR, may tax declaration, natalo sa native title. Bakit? Yung sinabi ko sa iyo, walang record sa DNR. Nagsabi ng DNR, according to the file or records of the Department of Environment, walang record. E di nanalo siya. Ito pa ang panalo. Yung byland natin na tribal priest, nakulong. Totoo ito ha, passing to sa customarinos natin. Nakulong. Anong kasalanan? Kasi yung lupa niya doon, ginalaw ng vilas niya, ginalaw. Eh, sa madaling sabi, nakulong siya. Ano ang sulat natin? Simple lang. Problema ito sa tribo. Nakulong ng dalawang linggo. Sumulat tayo. Pinirmahan ni Dato David, pinirmahan ko akong sumulat. Eh, panabas yan kasi kung ano ang problema sa tribo, tribo lang ang mag-usap-usap. Eh, ito nangyari. Sabi ng fiscal, magpadala ka ng ano mo, council builders mo. May kwarto doon, yung nakulong ipalabas, nag-usap yung binas, nag-usap sila, lumabas yung council builder, sabi na, Piskal, okay na, ayos na, anong sinabi ng Piskal? Kayo, magsiuwian kayo, huwag na kayong pumunta dito kasi sa inyo yung problema na yan, makapal na ang kaso namin, pinauwi, on record nakauwi, within that day. Kaya na, sinabi ko ito, kasi itong batas natin matindi. Ito pa. Lupa din sa Bukidnon, bae.
Saya hindi pa siya gumawa ng negative title. Sinumbong siya ng DNR. Sinumbong siya ng DNR na meron siyang nagalaw na lupa doon about 5 hectares. May nagalaw siya. Wala pa siyang negative title. Talo siya. Natalo siya sa DNR. Gumawa si Dato Gapeng at tayo ng native title. Pagkatapos na nagawa, sumula tayo. Na, bakit ba ako ninyo pinasuhan na amin man ang lupa? Yan ang, yun ang tenor ng sulat natin. Kasi kung ituturin ninyo na magsumbong kami dahil ang penalty ng discrimination ay makulong kayo ng 1 to 12 years at mamunta lang pa kayo ng 500,000. At sa Section 73, hindi na kayo, matanggal kayo sa trabaho at hindi na kayo makabalik pa kailanman. Anong ginawa ng DNR? Unrecord nito. Hindi ako gumagawa ng istorya para matuwa kayo. Hindi. Ito'y talagang mga panalo na totoo. Anong ginawa ng taga-DNR? Pumunta siya sa Piskal. Piskal! Itong kaso na ito, nagawa na ang interpreter ni Bae. Itong kaso na ito, natalo man si Bae, kami ang nanalo. Piskal, pwede ba? Baliktarin mo ito, sila ang nanalo, kami ang natalo, Piskal. Palakpagan nyo yan. Yan ang matindi. Bakit ko sinabi yan? Pagdating dito sa Angkuno, kung mayroong mga nature of cases na ganyan, yan din ang tuloy natin. Yan din ang ipairan. Kasi mayroon ng precedence. Ano yung precedence? May nangyari na eh. Kasi kung sa sulat natin, bakit ito nangyari? Ito hindi. Dito sa Angkuno, bakit hindi mangyari ito? Nangyari doon. Yan ang tinatawag na precedence dito sa kung mangyari man, sana wala. Dito sa Angkuno, yun ang karapatan niyo. Kuha. Pa-intertain ang tanong. Tanong. Yung nakausap ko kanina doon, yung nagklaro na doon. Tanong. Tanong na. Hindi, ako magtanong po. Oh. Kasi ngayon nagsabi na, halimbawa kung matapos na yung dokumento na to, yung lupang ibigay pa daw, may bayad pa rin. Ito, magandang tanong yan. Bilang may-ari ng lupa, yung deed of donation, huwag mong isipin na ito ay nagbayad. Meron tayong mga dokumentong ginagawa eh. Meron tayong dokumentong ginagawa. Kung magbayad ka man, it is the very least and minimal amount. Kasi halimbawa, ang lupang yan halimbawa lang, bagay tayo na figure, 5 million. Inaanuhan ka lang ng 20,000 or whatever. Hindi naman yan masyadong ano. Kasi may mga, dito sa organization natin, dito man tayong tinutupad na, alam mo na, dito sa Bilbil, sa mga ano, yun lang. Huwag mo nang gibigay na nagbigay ka ng pera doon. Yung video donation na yan, may kapalit yan doon sa mga ginagawa natin. Bakit? Tagtagan ko pa yan. Video donation na. Ngayon, meron mang taga-DNR natin. I-survey yan. Iiwan mo yan din na mag-survey. Yung pag-survey niya, nag-record na sa DNR. Yung DNR, individual dot mo, i-survey na. Deed of donation, DNR survey. At ano ba yung isa ba eh? Yung isa pa? Tatlo yan eh. Deed of donation. Ay, ito segregation plan pa. At saka approved plan. Apat. Ngayon, kung medyo mabigat sa kaluhuban na rin, ililigpis ka ba doon sa'yo na yung lupa? Kagawin ka pa ng DNR survey, meron kang segregation plan na sa'yo na yan, at meron kang approved plan, patuloy yan sa titulo. Ibig mo sabihin na akong magbigay sa isang titulo, dyan ka lang? Huwag. Hindi, tinanong ko lang yan sa'yo. Ito, huwag mo masamain yan. Gusto ko lang natin ilinis yung saan napunta yung pera. Hindi sa bulsa yun. Meron man, pero very minimal. Kasi sino ba magbayad yung sanisan na nasubay ka na? Inyong mag-segregation plan, inyong approved plan, ikong titulo nang may bigay sa'yo, imbis na magbayad ka ng 5 million ang naibigay mo sa tulong ng maasikaso ng lupa mo, mga, alam ba ko lang, maximum 30,000 naman kayo, masakit ba bayan sa ano mo? Okay naman yun. Kasi nabigyan ka man. Hindi ka man magbigay kung walang segregation plan, indicative plan, approved plan, papunta sa titulo, papunta man yan dyan. Lahat na yan dyan. Kasama niya yung video niya. Bakit? Demolish na. Kung may demolish na. Kung may mag-demolish, San Cortoler, yan lang muna natin, San Cortoler.
Kung wala po tour guide, ito man, itimulit mo ito, meron makarito po ito. Eh, about fish yung ano mo. Kung itimulis talaga nila, picturean, videoan, sumbong tayo sa Guzman, itanggal. Yan ang mga technique natin na yung lupang tinitirikan natin, meron tayong biyaya. Okay ba sa'yo yan? Andito naman, andyan, ito gagawin natin, ito gagawin natin. Kung meron na tayo, dokumento sa advertisory, meron tayong karapatan magsulat ng resolution request o demand letter. Yung formal, kasi dito, kung meron ng mga dumingan at may nagreklamo, nakita natin na meron nang nagawang warehouse eh. Meron nang nagawang development sa area niya eh. Huwag mong pailisin yan. Huwag yan yan. Hindi tayo ganyan. Win-win solution ang tawag dyan. Meron ka namang warehouse dyan. Ay ka naman dyan. Ano man yan, 500 square meters man yan. Pagbigay ka na lang sa katutubo sa angguno, sa nararapat na para sa kanila. At sama ka dito para mapayungan yung lupa mo na wala ng problema. Yan ang win-win solution dyan. Kasi ipalisin mo yan, magulo yan. Yan ang gulo na hindi tayo maligaya. Iba na ang gulo na yan. Hindi pwede yan. Okay, tanong pa. Labas yun na yung tanong nyo. Tanong kayo. Pagka wala dito, nagtatanong. Ay, i-correct natin yan. Parang duda ka na hindi ka nandino. Parang gano'n. Huwag kang magduda. Kasi indigenous ka eh. May kwento ako sa inyo. Sagutin niya ito ha. May isang Amerikano na pumunta sa NCIT. Hindi marunong magtagalog. Sabi niya, good morning, ma'am. Can I have a form of the certificate of confirmation that I am a renuntado dumata? Pinabigla niyo kung siya ipi. Amerikano eh. Lumatay eh. Isabi lang kung siya ipi. No, sir, you are not indigenous people. Maraming sa kasi. Tanong ko sa inyo. Lumatay. Bakit? Bakit? Anong pinagalingan niya? Tama yon. Pero ito ang mas tama. Ito si Bale. Remuntado yan eh. Naanakan niya ng Amerikano. Nang manakan siya ng Amerikano, Amerikano talaga, lumata. 3 months pa lang ang bata. Umuwi sa amin, kinuha ng ama. Nang magpalit dito, 20 years old na eh. Yung Amerikano na yan, na anak niya, na lumad siya, sinabi nung siya, Jeffy, ka na, ha, may certificate of confirmation na tayo ang remuntado ng umaga. Ano lang yun? Lumad eh! Ang dugo niya, remuntado ng umaga siya eh! Alam mo, being a lumad is not based on the physical features of a man, of a person. It is based on the bloodline of a person. Yan ang lumad. Kuha niyo? Lumad siya! Kaya lang, itong mga taga NCIP, kahit nakalumad ka, hindi ka bibigyan eh. Bakit ko nasabi yan? May sasabihin ako sa inyo na hindi ito pagmamalaki sa sarili ko, hindi. Kasi kung hindi ko ito sasabihin, hindi mo malaman eh. I am a national state scholar of Panamen, panahon ni Marcos. Panahon ni Manda Elizalde. Itong nakipag-usap sa inyo ngayon, may kay na magsalita sa inyo kasi I am one of the indigenous people being the national state scholar of Panamen. Ipagbalaki ko yan, pero hindi ko yan ipagbalaki na ihambog sa inyo na ako ito, hindi. Kasi may karapatan ako magsabi dito kasi lumpag kayo eh. Remuntado kayo, higaunon ako. Subanin sa mga, o kahit ano pa doon ang mga ano. We are one. Remuntado, lumagat ka man, higaunon ako. We are one. Indigenous people of the Philippines covered sa Republic of Ilocos. Lahat tayo pareha. Ikaw nun ako, may karapatan akong mag-picture sa inyo bilang indigenous people. O ano yan? Yung ano mo, tanong mo, magkuha ka ng genealogy. Isulat mo doon kung saan ka nanggaling ka, remuntado, lumagat pa.
Kasi yung mag-question. Kung mayroong mag-question, yung siya, ito pa. Ito pa ang ano, medyo may na napag-usapan naman yung dato-dato yung girl more class. Yung siya, ipi ka. Bigay kami ng genuity mo. Bigay. Ikaw ang mag ano. Alam mo ba ang lahi namin? Ikaw, titik-insipit, alam mo? Ang nakakaalam, itong mga Council of Elders at Sisipahe, yan ang nakakaalam kung ikaw ay lumad pa ay hindi. Kaya nga, dito ang nagpirma, ang Council of Elders dito ang nagpirma. Kasi sila ang nagpatutuho na lumad sila kasi alam nila eh. Ikaw tinensyaipin ka, alam mo? Eh punta ka pa doon, at doon ka pa. Eh kung sabihin sa iyo ang hindi totoo, eh pasago din. Ang magbigay, yung totoong lumad doon sa Council of Elders, nagpatutuho na ikaw ay lumad ka. Well, yun lang, magkawa ka ng genuity mo. Ito ngayon, may ano dito, na magkuha ng genuity, hindi makakuha dahil ano, dito, sa sulat natin, si Kapuya nagsabi na lifting of getting the certificate of confirmation. Certificate of confirmation na nagpatutuo na ikaw ay remontado. Kung magpunta ka doon, noon, hindi binibigyan. Marami pang pasikot-sikot, hindi binibigyan. Ngayon, meron ng memorandum dito, nadala ko dito, na binibigyan na bigyan talaga. Pangalawa, si Pantayan, yung dipitin niya, anong sinabi? Kung may magpunta dito na luma dito sa opisina, give them kindness. And with humility sa mga taga-opisina, asikasuhin nyo ng masyado. Bakit? In CIP is a department that is created under the office of the president. Mabuti pa walang CIP, andito lang ang mga lumad. Hindi pwede walang lumad, andyan ang CIP. Ano bang pagsisilbihan nila? Ang lumad ang importante. Ang importante lumad na mananatili dyan kahit walang CIP. Kaya kuha kayo ng certificate of confirmation. Ipasa dito. Kasi nang binigay natin doon sa mata kanya, mga legal counsel doon, ang sabi, complete with consistent existing law. Following rules and regulations. Eh, saan tayo nagkamali? Saan bang mali doon? Ang binigay natin, Malacanang, DOJ, DILG, Ombudsman, Commission on Human Rights, DENR, sa region at saka sa central. Oh, yun ang magbibigyan natin. Kaya na, kung may gulo at magpakita sila ng dokumento na walang record sa nila, tayo mayroon, kumplito tayo lahat, kaya talo sila palagi. Ano? Pwede po ba malaman? Pwede ka magsagot ko na, di ba? Pwede po ba malaman na ang mga... Oh, dito. Masasagot yan dito. Ito ah, nakinig kayo. Ito ang... topographical map ng Aguno. Yan ang mapa ng Aguno. Topographical territorial map. Yan. Ngayon, Aguno ito lahat eh. Aguno. Is, sa NCR Rizal, na-segregate na ang Aguno. Kasi kung sabihin mo, in CR Rizal, kung may gulo, saan guno? Saan dito sa Madre? Hindi makita eh. Kaya gumawa tayo ng para lang saan guno. Eh itong tanong mo, ang kasunod nito, gagawa naman ang engineer natin ng subdivision plan. Ito ang sagot sa tanong mo, saan pa ako nakalagay? May lot number doon ka makalagay. Ituro mo, dyan ako. Hindi mag-usap kayo. Okay? Ito, topographical naman ito. Ang kasunod nito, gagawa na ng subdivision plan. Pag may subdivision plan na, makita mo kung saan ka mapunta, sa gusto mong mapunta. Kaya pag-usapan ninyo ni Pare, at saka ang presidente dito, mag-usap kayo. Saan ba ko dito? Yan ang panahon na makita mo kung saan ka makalagay. At mag-usap kayo sa mga ano. Okay? Ano pa? Masagot, video. Ito, pirmahan ninyo kayo mamaya, ha? Napirman na ito, Pen? Wala pa pirman. Dato, ang tanong po ng karamihan kasi kanina marami po siya magsalita. Ako na lang po ang tanong sa kanila. Kapag ganito mga tanong ka, ayaw nyo magsalita. Ito lang po yung tanong natin para tayo marunay. Kasi nasa
yung plan po na yan, covering the angon, what if may mga nakatayo ng structure? Okay. Katulad po nun, kasi sinasabi nila, hindi sila makakapatay ng structure kung wala rin silang legitimate na title. Okay. Ano daw po ang mangyayari doon? Ito ang mangyayari. Nasagot ko na yan kanina. Sige lang. Dugtungan ko na yung sinabi mo na ito ng panahon na magtanong kayo. Natural lang yan na hindi siya magtanong kasi magkakahiya. Magtanong kayo, kung lumad ako, lumad kayo, isa lang tayo. Huwag kang maya sa akin, hindi naman ako maya sa inyo. Marami kayo. So, palit tayo doon. Kung meron na daw nakatira, huwag mo nang pasukin yung may nakatira. Maano ka dyan? Baka pahita ka pa dyan. Huwag mo pasukin yan kasi meron na eh. Pero yung mga nakatiwa mo, pasukin natin yan eh. Ngayon, sinong pa ang magreklamo? Kung may reklamo, gulo na yan. Eh, pakita ka dokumento mo. Meron ka may dokumento. Eh, yung nakatiwa mo ang dyan, eh, ang requirement kung magtayo ka ng fence o bahay, kailangan ng titulo eh. Kailangan ng approved plan. Approved plan is equal to titulo na yan eh. Pag meron tayong titulo, eh kung malapitan natin yung lupa ng katiwawang, we have the right to erect. Bakit tayo may-ari eh? Bakit kahaharan yan? Aming man ito. Eh mag-usap tayo. Kung may gulo, usap tayo. Kasi sa totoo lang, kayo na parang hindi pa na-absorb yung pagmamay-ari ninyo ng lupa na talagang inyo man ito. Mga kapatid, hindi tayo nang agaw ng lupa. Kunin lang natin ang lupa na dati ng atin. Palakpakan nyo yan, atin lang. Ito ang hinihingan ng kamasa. Bakit mo? Lupa mo yan eh. Bakit hindi kapag ano sa lupa? Eh kung may mga kartre, ito, Section 63, dugtong doon. Some justification sa tanong mo. Section 63, if there are many applications and if there are many doubts and applications of the land, give it back to the indigenous people. Ngayon, isang lupa. Itong lupa na nandyan, ipiwangwan. Maraming nagbigay ng dokumento. 10, hanggang 100, hanggang naging 1,000,000 na. Maraming nagtangkin. Eh, walang klaro eh. The application of the land is in doubt. Kaduga-duga. Anong sabi sa batas ng Section 63? Ang magulo man kayo, wala man kayong klaro, ibalik yan sa gulo. Si Sangguno yan. Magulong kayo, wala kang kayong dokumento. Yun ang sagot yan, Section 63. Dugtong sa talong mo. Kaya kung mayroong gulo, ang mag-usap-usap, Section 65, tayo lang ang mag-usap. Ito, Presidente, sa kasibae na siya man ang nasa sa mother native entitlement siya, siya Rizal. Ito siya, dito man ito siya, sectoral block. Ang sa inyo, press, sectoral block number 8 na kayo kasi dito ang nagawa sectoral block number 7. So kung mayroong mga gulo, ang mag-usap, yun lang na ano natin, na conflict natin, usap ito. Walang problema na hindi maayos kung mag-usap lang tayo. Bakit? Ang pinaka-importante na meron tayong dokumento na ang lupa ay sa inyo mga lumad na dito sa Tagabuno. Hindi lang inyo na nalang. Anong pa? Oh, kita mo? Taas kamay. Dito muna. Dito, pinagawa. Isang baga po. May kumpiyansa ako ng Ignalo na nagtatanong tayo. So ito, Section 63. Makasahin ko na mabilis. Makasahin mo. Section 63, applicable laws. So nasulat ito, customary laws, traditions and practices of ICCs, IPs of the land where conflict arise shall be applied first with respect to property rights, claims, and ownership, heredity, succession, and settlement of land, disputes, any doubt, ambiguity, and application and interpretation of law shall be resolved in favor of the ICC or IP. Oh, yes, doctor! Kung may pagdududa sa aplikasyon pa lang, bakit? Akin lang ito, ha? Huwag lang masamayin sa iba. Kasi yung mga mayaman, nagbayad sa ROD. Nagbayad sila sa dinginan eh. May pira sila eh. Hindi ako nagbanggit ng tao. Kung meron kayong relative na ganun ang ginagawa, sorry na lang. Ito yung opinion ko lang na totoo naman.
binalak niya ng ROD. ROD, hindi yan mag-issue ng title. ROD are only the keepers of the record. Pagpunta sa ROD, meron na po ROD. O bakit kung meron mga ROD? ROD, hindi yan gumagawa ng titulo. Bureau of Blanks ang magagawa ng titulo eh. ROD are only keepers of the record. Kung meron na ng titulo, ibigay mo sa ROD, i-record mo dyan. Yun ang ano mo. Pero yung mga tao na pumunta sa atin, oh, meron ako na ko? Meron akong OCT sa ROD. Bakit hindi mo OCT sa ROD? Tax declaration. Ang ano ko sinabi ni Attorney Acosta, Priscilla Acosta. Tax declaration is not a heavy reason that you are the beneficial owner of the land. Kung may tax declaration ka, hindi ibig sabihin sa'yo yung lupa, binabayaran dyan, tanim lang. Ha? Kasi yung iba, may tax declaration ng ating akin yung lupa. Hindi yan. Hindi yan patutuo na ikaw ang may-ari ng lupa. Hindi. Mas okay pa kung ang luman ay nagmamayari. Bakit? Kompleto dokumento. O, kung may nakatiwang-awang dyan, yung ambiguity, if there is any doubts and ambiguity, yung may pagdududa at walang klaro yung application mo, ibalik mo sa buno. Wala kayong klaro. Yun ang bata. Yung doon. Madam? Oh, lapit na. Wala ba kayo mga kamay? Buhay! Nagpulit sila. Eh, ito po kasi yung ano, magpili po muna ako ng yung nandito po, dalawang grupo ko ito. Kaya ito alam. Totally, yung ito po mismo ang lugar natin. Ako po ang presidente rito, nandang po lang yung vice, yung secretary. At doon naman po sa taas, yung na-adapt na po ng Komitado de Magat, ang aming presidente, si Pedro, ako naman po ang vice niya. So ito po kasi yung lugar namin, plano pa lang, na medyo nagpa-appear na ako kay mama niya. Kasi namin ma-adapt lang, Komitado de Magat, yung Butong Francisco para sa asosyasyon. Kahapon lang po kasi, mayroon akong kausap na isa sa mga miyembro namin dito na isinsir ko nga po yung Komitado de Magat. Ay, ang tanong po nila, kasi siyempre, parang katulad ko rin, wala rin alam. Ako lang may alam. Totoo naman po yun. Kaya nga po tayo nag-attend ng seminar dito para natuto. Di ba? Yun po yung totoo. Kasi kung magmamalaki tayo sa sarili nga natin na, hindi na ako magano'n dyan, kaya ako may kaalaman ako. Eh, katulad nga po rito sa amin, 23 years na sa Porto, walang nangyayari. Tama yan. Dito may mangyari. Pati aming pondo na halos noon, half million ba? Notebook lang ng ano ng attorney gumawa. Ay ngayon, nangaangyabot namin. Totoo po yun. Eh, lahat kahiyang isipin, pero katotohanan po. Kaya, yung katanungan po nung kahapon, na isa sa mga miyembro namin dito na hindi nakarating, kaya po nagtaas ako ng kamay. Ako kasi tinanong nila eh. Eh sabi ko sa kanila, mag-attend kayo bukas. Dahil hindi ako sasagot niyan. Kasi ang katanungan nila, katulad po sa amin dito, na ito yung nilalaban namin, yung kalaban namin, yung may influence, may pera, may titulo na nga sila, na sila pakita sa amin, TCT, ay ang katanungan po nila, kung kami ba aalit sa Romitano ng Bagat, magiging atin ito. Atin! Meron sabot po atin ito. Yun. Ngayon, eh, siyempre ako po, hindi ako pwede sa kanina na gano'n kasi, kaya sabihin siya, paano mo papatulayan na magiging atin? Thank you, friends. Now I know. Yung sinabi ko kanina na pagdating ng mga oras yung magkakilala talaga tayo. So, kayo, friends, kayo, secretary, kayo, ngayon, nakakilala na tayo, di ba? Itong mga guwapo dito, makilala ko nito. Kayo, magsalita kayo, magsalita dyan, mga maganda. Magsalita kayo dyan. So, nakakilala na tayo. Ngayon, gusto ko lang i-correct press yung sinabi mo, gusto mo maging adapted remontado. No, there is no such thing as an adoption of a remontado dumagat. You are a legitimate remontado dumagat! Yan ang sabihin ko sa inyo. Bakit i-adapt ka? Ma-adapt pa yung ibig mo, remontado dumagat, may-ari ka na lupa, i-adapt ka? Hindi. Gawa kayo dito sa Angono. Ayan, punta tayo doon sa, ano, maganda yon. Hindi ko pa sagutin ito. Gusto ko lang ipaalam sa nandito ngayon at sa
dun sa nakarinig at sa mga tao hindi ko alam. Ang pagpunta naman dito, win-win solution tayo. Wala ako, wala tayo, wala tayong kalaban at kakalabanin. Bakit? Ito impormasyon lang para malaman mo na lupang ito ay natin. Yung makarinig doon, sa ngayon wala sila. Pero alam ko, darating din ang panahon na yung doon sa malayo na hindi nakarinig, aanig din dito. Hindi lang nila alam. Pero alam ko na yung mga tao doon na hindi nakarinig ngayon, pupunta yan dito. Kasi malaki ang biyaya dito sa Rebukano ng Umaga. Balik tayo doon sa pangatlong sabi niya na meron daw PCT, meron daw. Gulo na yan eh. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Ibalik ko. Huwag lang yung gulo na hindi ko nagustuhan. Itong gulo na nagustuhan ko. Kung may gulo, doon tayo masaya. Napakita ng PCT o whatever. Ipakita na natin ito. Merong balansya ang timbangan ng hustisya sa legal. Legal tayo eh. Palakpakan nila, legal tayo! Kaya nakunisan sa mga seminar, gusto kong maging matapang eh. Maging matapang din kayo. Bakit? Kayo may-ari ng lupa! Maging matapang ka! Hindi mo lang yan alam! Hindi yan magtapang-tapangan! Matapang ka! Halimbawa, magulang mo, may lupa, 5 hectares. Yung kayo, 7 magkakapatid. Kung nawala na yung mga magulang mo, sino ba ang mag-claim? Di ba yung mga kapatid mo? Because ancestral domain is a common property. Kahit sino dyan, mag-claim kayo. Pagandaan lang tayo ng dokumento. Yung nung sinabi mo huli, darating tayo na, meron ka sa city, meron ka ng city title. Kung saan ka ba nagkamali, mausap tayo. Bakit? Kung hindi tayo mag-ingay mga kapatid na lumad, kung sinong pupunta dyan, inapunta na doon ang lupa. Pero kung mayroon kang mitid title, pakita mo, sandali sir, amin to eh. Saan dokumento mo? Wala eh. E kung mayroon kang mitid title, ito, dokumento namin sir. Nire-respeto yung mitid title natin, hindi mo hinara. Kung hindi tayo gagawa ng mitid title, kung may papasok dito, doon na mo, kagat-gagat lang kayo ng daliri ninyo, ha? O, yung lupa namin, no? At sa inyo pala yan. Pero kung may mitid title, sir, sandali, usap tayo, bakit? Section 15 lang, maraming pahintulot eh. Section 10, illegal intrusion ka sir eh. Kung lumala ito sir, aba, kung trabahante ka ng gobyerno, aba, baka makasuhag ka naman sa 72-73 eh, tulad ng sa Bukidnon, na nangalo na, nagpatalo sila. Kasi makulong ka, mamuntahan ka pa sa Section 73, maalis matanggal ka pa sa servisyo, discrimination yan. Kaya kung wala kang mitid title, kagatin mo na yung daliri mo doon ka sa gilid. Yung lupa mo, kinuha na ng iba. Pero kung may native title sa Arguro, kung sinong kukuha dyan, sir, huwag mo na, usap tayo. Wala kang pahintulot, illegal intrusion ka, amin ito, mag-usap tayo. O ano yan? Kaya nga, itong mga karunungan na ito, itong mga impormasyon na ito, isa isip at isa puso ninyo. Bakit? Hindi man ako tarago, no? Ninyo man ito, kayo ang dapat maging matapang at matatag. Sinabi ko lang ito, dahil kami man ang pasimulo ni Bay Arlen, para malaman ninyo ang karapatan ninyo, huwag niyong ibaliwala yan. Kung ibaliwala ninyo yan, kahit tinbaitin na lupa, wala kayo. Kung ano yan, okay, tanong pa. Walang magtanong kung ano kay bahan ng mitig title at kantin. Sige, tanong, malika. So, kanina lang nagtakas. Magandang hapon po sa inyo lahat, ma'am. Ano, magandang hapon po sa inyong magkakasama. Tanong ko lang po, kasi po, di po ba humingi kami ng tulong sa inyo? May first step po tayo, di po ba, ma'am Arlen? Tapos second step. Pag po natapos yun, ano po ang susunod na step? Kasi po, kami po, siyempre, nangangamba rin kami sa aming tinitirang bilang mahirap lang po kami talaga. Dati po, sunod-sunod talaga kami pinapasok ng taong kanila. Di ko na po. Siyempre, nangangamba po kami kasi sinasabi, alit, pinapaalis kami, saan naman po kami titira? Kaya, ina-open ko po ito sa inyo na sana po talaga magtulungan niyo po kami na may guhit na po, di po ba? Gusto ko po malaman kung ano po yung second step.
para po mapaghandaan rin po namin lahat yun. Ano po mamarami nyo lang po. Agad-agad na nangyos lang. Okay, ako magsagot na ngayon. Okay. Yan ang ano ni Bae. Di ba naka-first step na tayo? Kasi yung ano na hinihingi nyo sa inyo, sa kabuuan na ngayon, last one sa kalat ko. Ito yung last one to inyo, sa inyo kina President Wilmart. Yung last to, dito ko na please sami dito. So, itong ano natin, approved plan na to, itong survey, nga natapos ito, ito ay binuo ko lang mula sa taas ang dito sa baba. Yes, so ngayon, pagkatapos lang yung ano, kabuuan yung maigigay, yung step to para doon sa kabuuan na pinuha ko sa inyo. Kasi ang lupa natin, libre ito, wala itong bayad. Hindi katulad ng ibang government pagka nag-single per square meter, ay per square meter. Hindi natin kayanin yun kasi may hirap tayo at saka ato na may ato tayo may ari na lupa eh, bakit yung magbabayad? Diba? So ngayon, ito donate niya sa inyo. Walang question. Subscribe mo yung YouTube ko. Ang sabihin ko lang sa inyo, sa guhit na ating mapa. Yung magpipirma dito. Yung paglalakad namin. Siyempre, pag nag-submit ako nito sa marahan niya, si NR, ilang beses ako nito mag-follow up hanggang sa makuha ko ito. Hanggang sa makumplito ko ito. Pagka-guhit nito, isa-segregate ko kayo. Ang sumod ninyo na step, pagkatapos yung step 2, step 3 tayo. So, magkakaroon tayo ng nito tayo ng DOD. Ang DOD ang isang po lang, DOD. Ito yung ginawa kong DOD para sa inyo. Halimbawa, 100 square meter yung halika, iba-iba iloben. 100 square meter yung tinitinig kami ng bahay. Kailangan i-resume video para malaman natin kung tama talaga yung kanyang sulbat doon. Kasi hindi pwede tayo lumagpas kasi yung parang bahay niya, baka masakit niya yun. So yun ang kaguluhan na hindi natin gusto. Kasi dito, dapat magtulungan tayo, lahat masaya, lahat magkakaroon. So dapat lahat din, magkakaisa tayo dito sa mga sinusulong natin yung dito sa grupo ng step 1, step 2. Pagka natapos na yung step 2, deep of donation tayo. Pagkatapos na sa deep of donation, doon tayo magbabake. Kasi sa deep of donation, doon ko makita yung sugat nyo. Sugat nyo, address nyo, full name nyo, detalyeta, information sa mga paan nyo at sa inyong personal. So, pagka meron na kayo noon, doon ibabase din ni engineer yung pag-segregate sa inyo. Individual. So, pagka na-individual na kayo ng sugat noon, ang pag-apid niyan, nag-dokumento rin mo lang ito. Isa okay na yan. Pero ito, sinegregate na ito. Sinegregate na. Meron na kayong segregation. Pero ang segregation nyo, hindi ganito kalaki. Ganito din siya kalaki. Ang segregation plan nyo, subdivision plan nyo, at approve plan nyo. Ngayon, i-apid yan. I-attach natin yan. Kasama ang unit title, ganito, na nakabase din sa segregation plan nyo, sa approved plan nyo, at sa DOD nyo. So, bali tatlo ang papel niya na apid. Unit title nyo, yung DOD nyo, segregation plan nyo, sa approved plan nyo. Pagkataon ang ibigay sa inyo, kailangan meron kayo niya, kasi ang abidabit nyo, yung unit ko na ito nyo, ang abidabit sa inyo niya. Yan, magsaka-apid yan. Pagkatapos niya, sabihin natin sa mga kanya, sabihin na, recorded na, naging nyo na yan. Approved na nyo na, personal na yan. Ayun. Ayun, okay na yan sa inyo. Yung dokumento nyo, na-apid na yan, meron na kayo, dito sa mga bakanting lote, yun ang sinasabi ko sa inyo. Kung sino ang may gusto sa grupo ninyo na magkakaroon, magdulong sa inyo dito sa gastusin para sila rin magkaroon. Halimbawa, okay na yung area nyo. Yung individual nyo, okay na. Yung space na yan, i-develop natin yan para doon sa inyong mga kasamahan na magkaroon din sa katulad ninyo. Nang magpatayo din sila ng kanilang bahay doon. Yun. Tapos, sa space naman na iyan, kung meron kayong mga kilala na gusto mag-business, gusto pwede natin yung sila ibigay doon. Na magkakaroon din sila para meron kayong personal yung income.
Income nyo na yan, pasok na yan sa inyo. Sa asosasyon nyo na yan. Yun. Kung ang pagkakasin dito sa area ninyo, buong tayong kumuha sa budget dyan. Pwede tayong mag-limit sa government. Pwede rin tayong kumuha sa ating area. Kasi tayo na magmamanage yan pag paano natin i-develop yung sa farmers. Farming natin, business tayo. Pwede natin yan i-develop ng atin. Kasi atin yan eh. Masaya ako na may natutunan si yung presidente natin si Neil Mark sa batas. Kasi itong hinihingin ko sa inyo. Hindi lang dapat kami ang may alam sa batas. Na kami lang ang may alam sa mga section-section na yan. Kasi kayo nandito sa Angono eh. Hindi mo kami ang nandito. Kasi NCR isa lang ang iniipot. So ngayon, kailangan isa at isa sa inyo mag-aral din kayo ng batas. Para sa ganun, kung ikaw lang isang harap doon sa umaangkin ng loob, alam na binabal ang batas natin. Hindi tayo nakakangalang. Alam natin yung batas ng Mitid Tarda. Hindi natin alam na paang ilaban. Hindi man natin pinag-aaralan. Kailangan, kung ito yung dokumento natin, pag-aralan natin kahit isa mo ng seksyon. Pag-aralan mo yan. Dalawang seksyon. Para sa ganun, alam natin ilaban. Kahit wala kami dito, kahit kayo lang dyan, kahit pumasok dito, kaya nyo ilaban. Kasi alam nyo ang batas eh. Paano isagot at paano ilaban? Yun yun. So, kailangan natin mag-cooperate sa mga step 2, step 3. Para ito makakapos na ito sa inyo, yung individual. At kung kisahan na natin, yung sama sa atin. So, ito na. Yung sa kanya, basic yun. Basic na basic. Huwag niyong bigyan ng ayaw mo sa inyo. Ayaw mo sa inyo. Ito ang step. Ito ang step na gawin natin. Siyempre, itong Angono mo ninyo, magawa ka ng, magkuha ka ng 18 to 25 Council of Indigenous Leaders. Gawan natin ito na yung detail. Itong naiambag ninyo na para sa inyo, dahil na kaproplan o ano-ano pa na matutuluhan mo pa ninyo. Halimbawa, a maximum of 100,000. Halimbawa, example lang ito, 100,000. Kung meron na kayong native title, yung 300,000 ninyo, magbabalik yan 1 million fold. Bakit? Ito ang rason na may balik yung pera ninyo. Kung meron na kayong native title, eh, sa inyo nito ang bono. Halimbawa, kung meron magpasok dito na Japanese ba, Amerikano ba, o ano ba, nakita may 10 hectare, ipapasok siya. Pagpasok niya, anong gawin niya? Mormon o ano bang kasing joint venture? Kayo naman na magpirma niyan. Kung mangyayari yan, yung mga lupa ninyo na nagbigay kayo, kung mayroong project diyan, ang mga council of leaders, mayroong anong share? 50 million halimbawa, o how many million na magtayo? Dito sa Angono, ang presidente at saka mga council of leaders, may ano sila share sila, yung kita doon, yung mga anak ninyo makatrabaho pa doon, kasi mag-joint venture lang tayo, wala mang lalapitan yung investor, kundi kayo. Di kayo ang kausapin, kung meron na dyan, mga mall na dyan, o merong kita doon, magkaroon kayo ng isa't isang share. Hindi lang ninyo. Kasi tuloy-tuloy na yan eh. Yun ang benepisyo ng dito sa Angono. Hindi lang ninyo nakita yan. Meron kayong share kung meron na mag-project dito. Kuha ka ng 15 to 25 council leaders, presidential secretary of leaders. Gawan natin ng meeting title. Doon mapunta yung pilang ibigay nyo sa paggawa ng meeting title. Bakit? Independent na kayo na kung sinong papasok dito, kayo ang harap. Kayo ang harap. Kuha na nyo yan? Kuha na nyo? Diyan katindig kung sino kayo. Yung mga in-explain namin noon sa mga batas o ano pa, ito ang supreme goal ng bawat isa sa inyo na magkaroon kayo ng share. Hindi lang ninyo alam yan. Pero baka bawat quarterly, meron kayong share na 100,000. Halimbawa na nyo. Kasi magkita eh. Kayo din ang magtrabaho doon eh. May memorandum, joint venture agreement na magawa sila. Kayo doon ang nakasalang mga council leaders at mga members eh. Kayo ang kukubra doon sa beneficio kasi kayo man ang makipagluwa doon. Kayo man ang project na yun.